Halina't pakinggan ang sagot ng Biblia, Basa. Narito na si Brother Willy Santiago. Ngayon, Attorney Daryl, Brother Melvin, meron lang po akong gustong mabigyan po ng paglilinaw. Paano? Opo. Pagkatapos pong maglabas ng desisyon ng korte na ako nga po'y acquitted na sa kaso na yan, paano naman po, Brother Daryl, Brother Melvin, yung mga fanatics na yung mugshot ko po ay patuloy pong kinakalat at para palitawin po na ako eh, isang kriminal na mayroon na akong paglabag sa batas na ginawa. Ah. Ano po ba ang ating nakikita dyan, Brother Daryl? Dahil po dyan, dahil po sa kung patuloy pa rin na ginagawa ng mga fanatics yung pagpo-post ng mga mugshots ng ninyo po sa Facebook o sa social media, eh, liable na po sila sa batas po natin, sa cybercrime law. Eh, ano po yan? Cyber libel po yan. Bawal po yun na ibig sabihin mo sa batas nun is malicious imputation of a crime by means of by electronic means. Ibig sabihin, inag-input ka ng krimen. Eh, matinding depensa na mo ito if ever, later, na kayo ay na-acquit na doon sa kaso. Yes. Kaya talaga sila ay mananagot. Pag patuloy pa rin nilang sinasabi na kayo ay falsificador at kanilang patuloy na pinopost yung mga mugshots, eh, liable na ho sila sa batas. Meron pa pong pahabol ang isang nagtatanong tungkol daw sa pakitanggal nga yung ano, na kay John Armada, Brad Daryl, kung sakaling umapila yung kabilang partido, kung may grounds po ba na maghain uli sa higher court? Thank you. Wala na akong karapatang umapila. Yeah. ang kabilang partido. Mm-hmm. Paglabag na ho yan sa constitutional right ng akusado sa double jeopardy. Bawal na ho siyang ulit kasuhan sa parehas na offense involving same parties. Pag nagkaso ulit, bawal na ho yun. Sa ating forum lang na po. Opo, bawal ho yun. Ayan.